Bobo ka ba? Tumayo ito sa kahinawakan ng buhok ni Sanya. Bigla niyang tinapon ng juice sa mukha ni Sanya. Sinabi ko, ayaw ko sa matamis, pero anong ginawa mo? Sigaw ni Almira habang sobrang higpit ang pagkakahawak nito sa buhok ni Sanya. Magkahalo ng luha at juice sa mukha ni Sanya. Tumingin ito sa kinaroroonan ng asawa, pero parang wala lamang itong nakita. Hinayaan lang ang babae nitong saktan siya. Umalis ka sa harapan ko! Naiinis ako sa iyo! Galit na sabi nito sabay tula kay Sanya. Muntik pang matumba si Sanya. Mabuti na lang at nakahawak siya sa may upuan. Nanginig ang kanyang tuhod na umalis ito saka nagmamadaling umakyat sa itaas. Doon niya binuhos ang lahat ng nararamdaman. Umiyak siya ng umiyak. Hindi itong unang beses na sinaktan siya ni Almira. Simula nung pumunta si Monica sa kanilang bahay ay lumaki ang galit nito sa kanya. Kung hindi siya sinasampal ay hinihilang kanyang buhok. Minsan tinatapunan pa siya ng kung ano-anong bagay na mahawakan nito. Kapag nakikita naman ito ni Yuan ay hindi nito pinipigilan si Almira. Hinahayaan lang nito kung anong gustong gawin. Gusto nang sumuko ni Sanya. Pero sa tuwing naisip niyang ama ay nagkakaroon ito ng lakas ng loob. Kaya tiniis na lang niya ang lahat. Hoy babae! Napatingin si Sanya sa may pintuan nang marinig ang boses ni Almira. Kasunod nitong malakas na katok sa pinto. Lumabas ka nga dyan at linisin mo yung kinainan namin! Sigaw nito. Lalabas na! Sagot ni Sanya. Saka pinunasan ang kanyang luha. Narinig niya mga yabag na paalis. Kaya pagbukas niya sa pinto ay hindi na nito nakita si Almira. Buwaba na ito sa kanagtungo sa may kusina. Hinugasan niya mga pinggan na nagamit. Pagkatapos ay pinunasan niyang kamay upang patuyuin. Nilinis niyang buong bahay kaya pagod na pagod siya nang matapos ito. Pagkatapos maglinis ay nagpunta ito sa may hardin upang makalanghap ng sariwang hangin. Napatingin siya sa kalangitan kung saan sobrang ganda nito. Naalala niya noon, tuwing Linggo ay may picnic sila ng kanyang pamilya. Gumigising siya ng maaga upang tulungan niya ang kanyang ina sa paghahanda ng pagkain na dadalhin nila. Sobrang saya nila dahil kahit gaano kabising ama nito ay binibigyan sila ng oras nito. Miss ko na kayo, mahinang sabi nito, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Sobrang namiss nitong buhay niya noon, kung saan masaya siya kasamang pamilya at kaibigan. Masaya itong nag-aaral at excited na makatapos. Pero sobrang mapaglaro ang tadhana at hindi ito umayon sa kanyang plano dahil sa nangyari sa ama. Kaya eto siya ngayon, nagdurusa at nakakulong. Hindi ka dapat sumuko sa niya. Malakas ka, sabi nito sa sarili upang palakasin ang loob. Nagpa siya nitong pumasok sa bahay. Balak niyang dalawin ang ama. Matagal-tagal na rin hindi niya nabibisita ang ama. Gusto na niya itong makita, kaya umakit ito sa itaas at nagtungo sa kwarto ni Yuan. Kumatok siya dito pero walang sumasagot. Inulit niya pero wala pa rin. Naisip ni Sanya na baka umalis ito. Kaya aalis na lang siya at babalik agad para hindi malaman ng asawa. Mabilis siya nagtungo sa kwarto upang maligo at nagmamadaling nagbihis. Kailangan niya makaalis upang makabalik agad. Pagdating niya sa ospital ay niyakap siya agad ng ina. Niyakap din niya ito ng mahigpit dahil sobra niya itong namimiss. Kamusta ka na? Mabilis tiningnan ni Nelly ang anak. Bakit mas pumayat ka? Tapos bakit namamagang mata mo? Umiiyak ka ba? Nag-aalala ang tanong nito. Umiling lang si Sanya saka ngumiti. Okay lang ako, Nay. Kamusta si Tatay? Tanong nito sa ina upang ibahin ang pinag-usapan. Kahapon, gumalaw na naman ang kamay ng tatay mo. Sinabi ng doktor na isang magandang sinyalis to. Nakangiting kwento ng kanyang ina. Hindi naman maiwasan ni Sanya na matawa sa sinabi ng ina. Lumapit ito sa kanyang ama. Tiningnan niyang ama na para lamang natutulog. Gumising na kayo, Tay. May hinang sabi nito. Kahit walang kasiguraduhan si Sanyang naririnig ba siya ng ama. Namiss ko nang lumabas every Sunday kasama kayo. Kaya gumising na kayo, Tay, para gawin na natin ito ulit. Hinaplos ni Sanyang mukha ng ama. Pinipigilan itong sariling umiyak. Naramdaman ni Sanyang ina na tumabi sa kanya. Huwag ka nang mag-alala, gagaling na din yung tatay mo, sabi ng kanyang ina. Umupo sila sa bakanting upuan. Kinamusta siya ng kanyang ina kung ano ang kanyang kalagayan. Tinanong nito kung sinasaktan ba siya ng asawa. Panay naman ang iling ni Sanya. Sinabi lang niya sa ina na hindi na ito dapat mag-alala dahil okay lang siya. Nanatili muna siya doon
ng ilang oras bago nagpaalam sa ina upang makauwi na. Baka kasi hanapin pa siya ng kanyang asawa. Yumakap muna ito sa kanyang ina bago ito lumabas. Habang naglalakad ay kinuha niyang kanyang wallet sa bag na bigla itong nabunggo. "Sorry," sabay na sabi nila. Napatingin naman si Sanya sa kanyang nakabungguan. Titig naman sa kanya ang lalaki. "Excuse me, kailangan ko na umalis. Pasensya na talaga," sabi nito sabay lakad. "Sanya," tawag nito sa kanya kaya napalingon to. Nagtataka ito kung bakit siya kilala ng lalaki. "Javier," nakangiting sabi nito sabay turo sa sarili. "Yung bata na matabang kalaro mo sa Pampanga?" Pinalobo nitong bibig. Inalala naman ni Sanya ang mga kaibigan niya na nagngangalang Javier. "Javier Luis?" Tuwang-tuwang wika ni Sanya, sabay yakap dito. "Ay, sorry, nadala lang. Kamusta ka na? Pumayat ka na kaya hindi na kita nakilala. Matagal na rin ang huli nating pagkikita. Mga bata pa tayo noon." "Eto, gwapo na," sabay kindat sa kanya. "Kamusta ka na? Matagal kitang hindi nakita sa Pampanga. Sabi sa akin na ibenta nyo na kasi yung bahay doon." "Mahabang storya. Bakit ka pala nandito?" tanong ni Sanya. Tiningnan niya ang kaibigan at napansin niya nakasuot ito ng white coat sa kamay nakasabit na stethoscope dito. "Doktor ka dito?" gulat na tanong nito. Nagkamot ito ng kanyang ulo. "Oo, bago lang ako. Doon kasi ako sa Angeles Medical Center na assigned dati," paliwanag nito. "Ikaw, bakit ka nandito?" "Dinalaw ko lang si tatay," sagot nito. "Anong nangyari kay Tito Simon?" "Still coma pa rin dahil sa aksidente," malungkot na sabi nito. Lumapit si Javier dito sa katinapik ito sa may balikat. "Smile ka na dyan. Huwag ka mag-alala, gagaling din si Tito Simon." Ngumiti lang si Sanya dito. "Labas tayo minsan. Gusto ko sana ngayon kaya lang may duty pa hanggang mamayang gabi. Sa susunod na lang, kailangan ko na rin umalis." "Wait," hinawakan ni Javier ang braso nito. "Pwede ko bang mahingi ang number mo?" nihiyang sabi nito. "Bigay mo na lang yung number mo, tatawagan kita kapag free ako," sabi ni Sanya dito. Kumuha muna ng maliit na papel si Sanya at ballpen sa kainabot ni Javier. "See you soon, Doki," nakangiting sabi nito sabay saludo nang makuha ang sinulat ni Javier. Nagpaalam na sila sa isa't isa't nagmamadaling lumabas sa ospital. "Saan ka galing?" salubong ni Almira kay Sanya nang makapasok sa bahay. "Hindi ka yata nagpaalam. Pinuntahan ko lang ang tatay ko," paliwanag nito. "Sumasagot ka pa?" tinulak-tulak nito si Sanya. "Sabihin mo, lumalandi ka sa oras ng trabaho?" Umaatras lang si Sanya hanggang sa wala na itong maatrasan. "Alam mo, gusto na talaga kitang ipatanggal. Pero nagtataka ako kay Yuan kung bakit ayaw kanyang paalisin." "Pasensya na talaga kung hindi ako nakapagpaalam. Pinuntahan ko lang ang tatay ko sa ospital," may hinang sabi nito. "Ewan ko sa'yo, magluto ka na kung ayaw masaktan pa kita," sabi nito sabay talikod kay Sanya. Umakyat naman sa taas si Sanya saka nagmamadaling nagbihes bago ito pumunta sa kusina upang magluto. Habang nagluluto ay napalingon ito ng maramdaman na may ibang tao. "Damihan mong niluto mo. Pupunta kaibigan namin ni Yuan dito," utos ni Almira dito. Tumangulang si Sanya bilang tugon dito. Maya-may nakarinig na siya ng ingay sa labas. Binilisan niyang kanyang pagluluto. Nang matapos ito ay inihanda na niya sa katinawag si Almira at mga bisita. Lumabas muna ito habang hinihintay na matapos silang kumain. Napatingin ito sa kalangitan kung saan palubog na ang araw. "Ma'am, nandito pala kayo." Napalingon naman si Sanya at nakita niya si Mang Carding. Hindi na niya ito madalas makita dahil palagi itong nasa mansyon ng mga Falcon. "Mas pumayat kayo ngayon, ma'am," nag-aalala lang sabi nito. "Pagod lang siguro. Lagi kayong kinakamusta ni Don Chow. Panay na lang ang pagsisinungaling ko. Natatakot kasi akong sabihin yung totoo," malungkot na sabi ng kanilang family driver. "Mabuti po yan. Huwag niyo na ipaalam kay Don Chow. Ayaw ko na rin po kasi ng gulo." "Hanggang kailan kayo magtitiis, ma'am? Hindi naman tama yung ginagawa ni Sir at yung kabit niya." Napubuntong hininga na lang si Sanya. Kahit siya hindi din niya alam kung hanggang kailan siya magtitiis. Hanggang kailan niya kakayanin ang pananakit at pagpapahirap sa kanya. Siya ang asawa pero parang siya ang kabit. "Hanggang kaya ko pang magtiis. Para naman to sa tatay ko." Pilit na ngumiti si Sanya. "Pasok na ako, Mang Carding. Kailangan ko pang ligpitin yung kinainan nila.
Paalam nito sabay pasok sa loob ng bahay. Niligpit na niya ang mga kalat at hinugasan ng pinggan. Magdala ka ng yelo sa may pool, utos ni Yuan sa asawa. Okay. Mahinang sagot nito at pinunasan ng kamay upang matuyo. Kumuha ito ng yelo sa kanagtungo sa may pool. Nakayuko siya nang nilagay ang yelo sa may mesa at nagmamadaling umalis. Nasa may kusina lang siya, naghihintay kung anong iuutos sa kanya. Napatingin siya sa may orasan at nakita niyang sobrang lalim na ng gabi. Kanina pa pala nagiinuman si Yuan at mga kaibigan nito. Kanina pa rin ito panayutos sa kanya. Dalan siya ng alak, pagkain o yelo. Gusto nang matulog ni Sanya, pero wala pa rin tigil sila sa kanilang mga utos. Magdala ka doon ng pwede naming kainin sa kayelo. Napatingin si Sanya kung sino ito. Nakita niyang asawa na medyo namumula ng mukha. Siguro madami na itong nainom. Pagkatapos sabihin ito sa kanya ay umalis na ito. Nagmamadali namang sinunod ni Sanya ang utos ng kanyang asawa. Dinala niya ito agad sa may pool. Medyo magulo ng mga tao dahil sa kalasingan. May tatlong taong naliligo sa pool habang dalawa namang lalaki nasa may upo ang nagyoyosi. Napatingin siya sa may kaliwang bahagi at doon nakita ang asawa at si Almirang naghahalikan. Nilagay na niya pagkain sa kayelo sa mesa saka nagmamadaling umalis. Pero nagulat ito nang may biglang humawak sa kanya. Kanina ko pa gustong malaman ang pangalan mo. Lasing na sabi ng lalaki. Ako nga pala si Maki. Sabay haplos nito kay Sanya na patindig ng kanyang balahibo. Pilit niyang inaalis ang pagkakahawak ng lalaki. Bitawan niyo po ako, sir. Mahina nitong sabi-sabi kuha sa kamay nito. Pero malakas ito. Mag-usap muna tayo. Napatras sa Sanya nang ilapit itong mukha. Pakawalan niyo po ako. Malakas niya itong tinulak. Napatras naman ang lalaki. Ito ng pagkakataon ni Sanya na makaalis kaya nagmamadali itong maglakad. Napasinghap siya na may humawak na naman sa kanya at sobrang higpit nito. Gusto ko sa babae yung pakipot. Halika dito. Bitawan mo ako. Nakaramdam na ng takot si Sanya para sa kanyang sarili. Hinila siya ng lalaki kaya napalapit ito sa kanya sabay halik sa may leeg nito. Buong lakas niya itong tinula kaya nahulog sa may pool ang lalaki. Nagmamadali siyang tumakbo, papasok sa loob ng bahay. Narinig pa nitong mura ng lalaki. Umakyat nito sa kanyang kwarto at nilak niya. Nanginginig ang kanyang kamay dahil sa takot. Nagmamadali itong nagtungo sa banyo at pinaandar ang shower saka hinayaan ang sariling mabasa. Panay ang kuskus niya sa kanyang may leeg. Nanindig ang kanyang balahibo ng maalalang pagdampi ng labi. Sa lalaki kanina, napaiyak na lang siya sa tuwing naiisip ito. Dalawang araw na nakalipas simula nung gabing pumuntang mga kaibigan ni Yuan at Almira. Pero yung takot ni Sanya hindi pa rin nawawala. Minsan nagugulat na lang ito kapag may humahawak sa kanya. Siya pang biktima nung gabi na yun. Pero siya'y minura at pinagalitan ni Almira dahil tinulak nitong kaibigan. Iba kasing sinabi ng lalaki kaya ang naging masamay si Sanya. Hindi pa rin tumigil si Almira sa pagpapahirap sa kanya. Mas lalong lumabas ang totoong ugali nito. Napaisip na lang si Sanya kung anong nagustuhan ng asawa nito sa babae. Maganda naman ito pero yung ugali niya ay sobrang hindi ka nais-nais. Mabuti wala na yung kabit ni sir. Napatingin naman si Sanya kay Mang Carding. Wala kasi si Almira dahil nagpunta ito sa Singapore para sa trabaho nito. Nagpasalamat naman si Sanya dahil ang alalahanin niya ay ang asawa niya. Mas nagiging stress siya kapag nandoon ng babae. Umaga pa lang ay galit na ito sa kanya. Sabihan niyo na akong masama, Mang Carding, pero gusto ko sanang matatagalan pa siya doon. Mas tahimik kasing bahay, sabi ni Sanya habang dinidiligan ang halaman. Naku ma'am, napakabait niyo na nga. Akalain mo, pumayag kang tumira kayo sa iisang bubong. Kung ibang asawa yun, magwawala na siguro. Gusto mang sabihin ni Sanya na hindi talaga siya sang-ayon sa gusto ng asawa, pero wala naman itong magawa. Hindi naman siya tinuturing ni Yuan na asawa. Ang tingin lang nito sa kanya isang linta na tanging pera lang ang habol nito sa kanyang pamilya. Nagpaalam na si Mang Carding sa kanya kaya tinapos na lang itong ginawa. Pagkatapos ay nagluto ito. Tamang-tama naman pagkatapos niyang magluto at lumabas galing sa kusina ay nakita nito si Don Chow. Natuwa naman agad ang matanda nang makita siya. Bakit sa tuwing nagkikita tayo pumapayat ka? Kumakain ka ba ng maayos? Nag-aalala lang sabi ni Don Chow dito. Ngumiti lang si Sanya dito. Yuan, ano bang ginagawa mo sa asawa mo? Napalingon nito habang si Sanya napatingin sa kakapasok na asawa. Okay lang naman ako dito, Lolo. Tarantang saad ni Sanya nang makita ang asawa. Natatakot ito na baka magalit ang asawa at isipin itong sinisiraan siya.
Bakit ang payat mo? Nasaan bang katulong niyo? Baka hindi masarap yung niluluto niya kaya hindi ka kumakain. Lo, day off po lahat ng katulong ngayon. Palusot ni Yuan sa kanyang lolo. Huwag kayong mag-alala, inaalagaan ko naman tong asawa ko. Nakangiting sabi-sabay haliksan o nito at akbay. Natuwa naman si Don Chow sa kanyang nakita. Dapat lang Yuan, pina-enroll mo na bang asawa mo? Napagpasyahan namin sa susundan semester na lang siya papasok. Para naman may time kami sa isa't isa. Napangiti naman si Don Chow sa sagot ng apo. Nagpaalam muna si Sanya upang sabihin na ihanda niyang kanilang kakainin. Kinakabahan din siya sa presensya ni Don Chow. Baka mahalata sila ng matanda. Matapos ihanda ang pagkain, tinawag niya ito sa mesa. Ikaw ba nagluto nito, Sanya? Opo, nihiyang sagot nito. Naku, napakasarap mo naman palang magluto. Napapadalas yata ang punta ko dito para matikman ang niluto mo. Napangiti naman si Sanya sa sinabi ng matanda. Hindi nito alam kung nagsasabi ba ito ng totoo. Madalas kasi niyang naririnig kay Elmira na hindi masarap ang kanyang mga luto. Magbihis ka pagkatapos nating kumain. Po, naghihintay sa atin si Monica sa mall. Namiss ka raw nun. Sumama ka, Yuan. Lo, I can't go with you. I have an important appointment. After your appointment, sumunod ka, Yuan. I will not promise but I will try. Sabi nito sabay kain. Matapos nilang kumain, niligpit na ni Sanyang kinainan nila saka nagtungo sa kanyang kwarto. Pero nagulat ito nang makitang asawang nakaupo sa kama. Para kayata nakakita ng multo. Sabi nito sabay tayo't lumapit sa kanya. Napatras naman si Sanya. Wala siyang matandang nagawang kasalanan dito. Hinawakan siya nito sa braso. Kapag nalaman kong nagsumbong ka kay Lolo, masasaktan ka sa akin. Banta nito't binitawan siya saka lumabas sa kwarto. Napaupo na lang si Sanya sa sahig dahil sa takot. Huminga ito ng malalim saka nagpunta sa banyo upang maligo saka nagbihes. Simple lang ang sinuot niya. Malaking white shirt saka leggings. Tinali nitong kanyang buhok saka lumabas sa kwarto. Pagbaba niya, nakita niya si Don Chow pero wala ang kanyang asawa. Nagmamadaling umalis si Yuan. Importante kasi yung meeting niya. Sabi ni Don Chow na mapansin ng may hinahanap siya. Lumabas na sila saka nagtungo sa sasakyan. Ilang oras lang ang biyahe nila bago sila makarating sa mall. Sinalubong naman agad sila ni Monica. Sinalubong siya nito ng yakap. I miss you, ate. Hindi na kita nadalaw dahil sobrang busy ko. Sabi nito kay Sanya nang humimulay na ito sa pagkakayakap. Pumasok na tayo. Sabi ni Don Chow sa kanila. Lolo, you should buy me the limited edition bag. Sabi ni Monica sabay hawak sa braso sa kanyang lolo. Natawa na lang si Don Chow sa inasal ng apo. Panay ang tao ni Don Chow habang nakatingin kay Sanya at sa kanyang apo. Pinipilit nito si Sanya na isukat ang sexing damit. Panay naman ang tanggi ni Sanya. Hindi siya sanay sa ganong style. Sige na ate, bagay talaga to sa'yo. Ayaw talagang tigilan ni Monica si Sanya, kaya sa huli pumasok ito sa fitting room. Napapalakpak naman si Monica nang makita si Sanyang lumabas. Nahihiya si Sanya kaya nakayuko lang ito. Let's buy this, Lolo. Ate Sanya is so pretty. Nakangiting sabi nito. Tumango lang naman si Don Chow sa apo bilang pagpayag. Dahil spoiled si Monica, ay lahat ng gusto nitong bilhin ay pinabili sa kanyang lolo. Hindi naman umangal si Don Chow dahil minsan lang nito nakakasama ang apo. Marami din itong pinamili para kay Sanya at lahat yun ay si Monica ang namili. Hindi nila namalayan ng oras kaya paglabas nila sa mall ay gabi na. Kumain muna sila sa isang restaurant bago sila umuwi. Hinatid naman ni Don Chow si Sanya sa bahay nito. Thank you po, sabi ni Sanya na makababa sa sakyan. I hope you enjoy. Next time na naman ate. Lumabas ang uli ni Monica sa bintana. Napangiti lang si Sanya dahil sa kakulitan nito. Nagpaalam na sila kaya kumaway na lang si Sanya. Nang makitang nakaalis na sila ay pumasok na ito sa loob ng bahay habang dalang mga pinamili niya. Medyo nagtaka ito kung bakit madilim ang buong bahay. Hindi pa siya umuwi. Sabi ni Sanya at saka pinindot ang switch para mabuksan ng ilaw. Umakyat na ito saka nagpunta sa kanyang kwarto. Nagpalit lang ito ng damit saka nahiga sa kama. Napagod sila sa kakalakad nila kanina. Mabilis naman siyang nakatulog. Nagising siya dahil sa ingay sa labas. Naisip niya na baka umuwi na si Yuan kaya hinayaan na lang niya ito at bumalik sa pagkakatulog. Kinabukasan ay maaga itong nagising upang magluto at maglinis ng buong bahay. Pagbaba naman ni Yuan ay agad niya itong pinagtimpla ng kape. Hindi naman nagtagal si Yuan dahil pagmamadali itong umalis.
Pagkatapos ni Sanya sa kanyang ginawa, umalis ito upang bisitahin ang kanyang ama. Sobrang masaya naman ang kanyang ina nang makita siya. Nanatili lang siya ng ilang oras doon saka nagpaalam na, "Sanya!" Napangiti naman ito nang makita kung sino tumawag sa kanya. "Ikaw nga, labas muna tayo. Out ko na rin kasi." "Sure," pagsang-ayon niya dito. Hinintay na lang ito si Javier sa labas. Napatili ito nang may biglang umakbay sa kanya. Pagtingin niya, nakita niyang kababatang kaibigang si Javier. Abot tenga ang ngiti nito. "Libre mo ha?" sabi niya dito. "Sure, mayaman ako ngayon. Payday," sabi nito sabay kindat sa kabinatukan nito ni Sanya. Panay naman ang kanilang tawanan hanggang sa makarating sila sa isang restaurant. "Yayamanin?" Panunukso ni Sanya na makita na sobrang mahal namang order nito. "Ako lang to," natatawang sabi nito. Napag-usapan naman nila ng mga bata pa lang sila kung gaano sila ka-close sa tuwing may nagbubuli kay Sanya ay to the rescue agad si Javier. Isa ito sa malapit na kaibigan talaga niya. Binalikan nilang mga kalokohan nila noon. Yung sabay silang makyat sa puno ng bayabas. "Sino kaya yung umiiyak dahil kinagat ng langgam?" Natatawang sabi ni Javier, sabay inom ng juice. "Alam mo naman na kapag nakakagat ako ng langgam, bigla ako nagkakapantal," nakasimangot na sabi nito. "Sensitive kasi yung balat niya sa mga insekto. Kaya nga gusto ko talaga magdoktor dahil napakasakitin mo nung bata ka. Hindi ba pangako natin sa isa't isa ako magiging personal doctor mo saka ikaw naman ang magde-design sa bahay ko?" Napangiti si Sanya nang maalalang sinabi ni Javier. Akala niya nalimutan na ito ng lalaki. "Paano ba yan? Hindi pa kita magagawa ng design. Hindi pa kasi ako naging architect." May himigan ng lungkot sa kanyang boses. "Smile ka na. Makakapaghintay pa naman yung bahay ko. Waiting for you, future architect." Nakangiting sabi nito, sabay pisil sa kanyang pisngi. Hinampas naman ito ni Sanya. "Ang sakit!" reklamo nito. "Hindi ka na cute, hindi na taba ching-ching ang mukha mo." Tinignan ito ng masama ni Sanya, kaya napalakas ang tawa ni Javier. Hinampas naman ito ni Sanya sa braso dahil pinagtitinginan na sila ng tao. Sobrang nag-enjoy si Sanya kasama si Javier, kaya nilimutan itong oras. Nagpumilit pa si Javier na ihatid siya pero panay naman ang tanggi nito. Mabuti't pumayag din ito sa huli. Pag-uwi nito sa kanyang bahay, nakahinga ito nang makitang wala pang asawa nito. Umakyat na ito sa itaas saka nagbihes. Nagbasa muna siya ng libro hanggang sa makatulog ito. Nagising ito sa malakas na katok ng pinto. Inaantok na si Sanya pero bumangon ito dahil hindi siya tumigil sa pagkatok sa pintuan. Napatingin siya sa oras, alas 12 na ng gabi. Pagbukas na sa pinto'y nakita niyang asawa, muntik pa itong matumba dahil nakasandal ito sa pintuan. "Shit, ba't ang tagal mo magbukas?" galit na sabi nito. Amoy alak ang kanyang asawa. Hinawakan naman ni Sanyang asawa at balak nitong dalihin sa kwarto nito. Pero pinigilan siya ni Yuan. Tumayo si Yuan kahit nahihirapan na tinignan si Sanya. Hindi naman komportable si Sanya sa tingin ng kanyang asawa. Hinawakan siya ng asawa at bigla na lang siya nitong hinalikan. Nagulat si Sanya sa ginawa ng asawa. Pilit nitong tinutulak pero mahigpit ang pagkakahawak nito. Nasasaktan na si Sanya sa pagkakahawak ng kanyang asawa. "Yuan!" Kinakabahan na sabi ni Sanya nang bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. "Huwag please!" Pagmamakaawa ni Sanya nang puniti ni Yuan ang kanyang suot. Pilit niyang pinipigilan ang kamay ni Yuan. Umiiyak na si Sanya. Hinawakan siya ni Yuan at dinala sa kama nito. Sa pilitan siyang inihiga, nang tuluyang matanggal ni Yuan ang kanyang saplot, ay tanging may hinang hikbi ang maririnig kay Sanya. Nagmamakaawa din ito sa asawa, pero parang bingi ito at hindi man lang siya narinig. Napakapit na lang ito sa kumot ng mahigpit dahil sa sakit na nararamdaman habang patuloy umaagos ang kanyang mga luha. Habang patuloy pa rin si Yuan sa pambababoy sa kanya. Hanggang kailan kaya itatago ni Sanya ang tunay niyang kalagayan sa piling ng kanyang asawa? Hanggang kailan niya papaniwalain ang maayos lang siya? Ano ang gagawin niya ngayong sukdulan ng pambababoy at pagpapahirap na ginagawa sa kanya ni Yuan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.